Mabuti naman, Kulas, at naisip mo kung kamustahin. Silin naman. Ba't ganyan naman yung sagot mo sa akin? Sapagkat sa pagdilat ng iyong mga mata, ang mas naisip mo pang kamustahin at himasin ang iyong mga itinalik. Sila nga, Bay. Mas mahal mo pa sila kesa sa akin. Ano ka ba naman, Silin? Alam mo, wala nang ibang pinakamamahal pang iba. Ang akin. Siya nga ba? Ngunit sa tuwing hinihimas at kinakamusta mo sila, tila ba'y ako'y nagsiselos? Ngunit Silin, alam mo namang kaya ako lang naman inaalagaan ang mga itinalik nito ay para din sa atin. Sila ang magdadala ng grasya sa atin. Grasya nga ba o disgrasya? Katulad ng mga karaniwang nangyayari. Huwag mo sana ungkatin yung nakaraan. Oo, ako nga ay laging talo ng mga nakarang araw sapagkat hindi pa ako noon marunong pumili at humimas ng mga manok. Ngunit ngayon, marami na akong natutuhan. Mga bagong sistema. Ngunit Kulas, hindi mo pa naalala nung isang linggo nung natalo ang iyong talisayin? Hindi mo pa ba alam ang sistema noon? Iyon ay isang disgrasya lamang. Makinig ka. Alam mo ba kagabi na naginip ako, hinahabol ako ng isang kalabaw? Kalabaw? Kalabaw. Kalabaw na puti, Silin. Sabaw na puti! Bigyan mo lamang ako ng 5 piso ngayon at siguradong mananalo tayo. Ngunit Kulas, hindi ka na ba nadala sa mga panaginip mong iyan? Nung nakaraan ay nanaginip ka ng aas na numero 8 at ang pintakasin mo noon ay nataon sa 8 ng Pebrero at ang sabi mo'y kwarta. Ngunit at nung nangyari, natalo ka ng 6 na piso. Ngunit, ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang tenga at kaliskis ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Silin. Pinapangako ko sa'yo na tayo'y mananalo. Ngunit Kulas, ganyan-ganyan din yung sanabi mo sa akin nung nakaraang linggo. Nung natalo ang iyong manok na talisayin, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng ulam na pakang na manok. Iyon ay disgrasya lamang. Sige na, Silin. Eto na lang. Kapag natalo pa ang manok na ito, ay hinding-hindi na ako magsasabong. Totoong-totoo? Totoong-totoo. Sige na, madali ka. At nagsusultada na, may katrato pa ako. Makakaya naman kung hindi ako makapunta. Sabagay, tagahawak lang naman ako ng pera. O eto, huwag mo kong sisihin kung maubos ang ating mga itinagong pera. Huwag kang mag-alala, Silin. Eto'y kwarta na, siguradong-sigurado. Oh, kamusta Kulas? Kumusta? Dispensahan mo lang ako. Ako'y nagmamadali. Nandyan si Silin, nyan si Shoni. Oh, bueno, maiwan na kita. Hoy, Silin, ano ba nangyayari sa iyong asawa? Sila pupunta sa sunog. Hay nako, Shoni. Mas masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Silin, talaga bang? Saglit lang ha, Shoni. Devon! Casey! Jimmy! Tawag tayo natin, Alin, Silin. Ano naman kayo utos mo? Di ka na nasanay. Isang utos na naman yung utos mo. Oo nga. Sige po. Tara. Ano po yun, Aling Silin? Ito, 5 piso. Pumunta na naman ang amo nyo sa sabungan. Magmadali kayo at baka kayo mauli. Sige po. Pusta, 5 piso. Silin, ano ba ito? Ikaw ba ay naging sabungera na rin? Hindi, Shoni. Ngunit sa tuwing pumupusta si Kulas, ay pumupusta na rin ako. Ah, hindi ka sabungera. Ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Uy, Silin, ano ba pinagsasabi mo? Oh, bueno, Shoni.
Maupo ka nga at ipapaliwanag ko sa'yo. Ngunit, huwag mong pagsasabi kay Shelly naman. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shoni, kailangan ako pumupos na sa sabungan para hindi kami matalo. Ah, pumupusta ka sa sabong upang kayo hindi matalo. Celine, pinaglalaroan mo ata ang aking isip. Ano ba ang iyong sinasabi? Hindi, Shoni. Sapagkat marami nang nawala sa aming kwarta kakasabong Nicolas. At baka balang araw ay nagdidil-dil na lang kami ng asin. Pilit ko naman siyang pinagsasabihan pero ayaw niya talagang tumigil kakasigal. Ano bang ibig sabihin mo nitong pumupusta ka rin? Ganito kasi yan. Kung matalo man si Nicolas ay nananalo ako dahil ako ay pumupusta sa kabilang pares. At kung matalo naman ako ay nananalo naman si Nicolas. Kaya parang wala na rin nawawala sa amin. Oo nga no, siya nga. Siya nga naman pala. Bakit hindi ko agad dito naisip? Ayan, nagsusultada na marahil. Nako! Sumasakit talaga ang ulo ko sa mga sigawang yan. Oh, Elisa, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Wala, naparaan lang. Ah, tara, sama ka sa amin. May inutos kasi sa amin si Aling Celine eh. Tara. Susunod naman maglalaban ang manok ni Nicolas sa pula. At sa puti naman ang manok ni Mang Gabon. Ilagay na ang inyong mga pusta sa puti o sa pula. Oh, sakto lang pala yung dating natin. Oo nga, mukhang magtatalo ng dalawang panis. O sige, basta alam na natin gagawin natin ah. Tayo yung magsimula na. Sinong mananalo? Sa puti o sa pula? Sige, laban! Laban lang! Sige! Sige, kalim yan! Sa pula lang! Laban! Sa puti! 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 Sige lang! Sige! Sige lang! Ululutuin kitang lutong manok! Sa puti! Sige lang! Sa puti! Sa puti! Ay, sayang talo na naman! Oh. Yeah! Nice! Nanalo yung manok ko. Buting hindi siya magiging lutong manok. Galing! Nanalo tayo! Este, nanalo ang manok ni ating Celine. Oo nga! O sa tara natin pamalita kay Aling Celine na maganda ang balita. Tara! Tara! Sige! 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 Tara! Tara! O heto! Sila Tevan, Kisi, Chibi, tumatakbo! Aling Celine! Oh. Aling Celine! O, kamusta? Anong balita? Aling Celine, nanalo tayo, Aling Celine! Nanalo tayo? Oo! Oh. Beno, pumunta na kayo sa kusina at baka pumunta pa si Nicolas. Sige pa, Aling Celine! O, ito, Chibi, Tevan, Casey. Maraming salamat at sa pakikisama at salamat din sa pagsunod sa aking mga utos. Walang ano man po, Aling Celine. Salamat po sa inyong pagkain. Huwag po kayong mahihiyang mag-utos sa amin ulit, Aling Celine. Oo nga po. O siya, Beno, kayo umalis na. At baka makita pa kayo rito ni Nicolas. O baka, baka kung ano pang isipin nun. Maraming salamat po ulit, Aling Celine. Mauna na po kami. O siya, ako'y paparoon na rin. Ako'y may pupuntahan pa. O Beno, sige. Basta alalahanin mo na lamang na huwag mo sabihin itong sekretong ito kahit kanino. Hay, ano ka ba, Celine? Basta ako na bahala doon. O siya. Talagang ako'y malas. Yun ay isang disgrasya. Ang aking manok ay nananalo. Ang sa huling sandali. Higang wala akong swerte. Yan ang hirap sa sugal ko, Las, eh. Walang ibang pinangahawakan kundi ang swerte. Talagang buisit ng sabong. Sinusumpa ako na yung sabong. Ni Anino ay ayoko nang makita ng sabong ang iyan. Sana totoo na yan at huwag puro pangako. Oo, Celine. Pinapangako ko sa'yo na di na ako magsabong kailanman. Oh, Bueno. Magpalamig ka muna ng ulo ko, Las. Pupunta muna ako kay Maring Kikay upang bumili ng sabon. Uy, Nicolas! Kamusta na? Eto, nagbabagong buhay na. Palagi na lamang talo sa sabong. Pinangako ko sa asawa ko na di na ako magsabong kung ako'y matalo. Talagang malas ang sabong na yan. Bakit naman? Eh, wala namang maraming nakakatalo sa'yo. Anong walang marami? Eh, halos tutong na lang yung natitira sa aming natipon.
Ngunit hindi tamang pangangatwiran na hindi ka na magsasabong. Ngunit, Castor, ako'y gumawa ng pangako sa aking asawa. Ano ka ba naman, Kulas? Sapagkat kapag hindi ka na nagsabong, ay talagang hindi na mababalik ang mga kwartang nawala sa'yo. Kapag nagsabong ka pa, ay maaari pang ikaw ay makabawi. Hindi, Castor. Mas lalo lamang ako mababaon. Tama si Celine. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. Masama ang aking swerte. Ang swerte ang sinasabi mo. Hindi yon totoo. Tingnan mo ako, Kulas. Ako'y hindi natatalo sa sabong. Tumigil ka nga, Castor. Kung hindi lamang nakikita na ang manok mo ay lagi nakabitin kung iuwi. Itong taong to, pumupusta ako hindi sa manok ko. Kung hindi, sa manok ng kalaban. Eh kung magkataong manok mo yung manalo? Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ito ng paraan. Hoy, Castor, wag mo nga akong biruin. Nagbabagong buhay na ako ngayon. Ano bang biro ang iyong pinagsasabi? Kung hindi lang kita kaibigan, eh hindi ko ito sasabihin sa iyo. Siya. Ngunit huling pagkakataon ko na ako'y magsasabong muli. Pero, paano ba mangyari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Abay, o sige na. Oh, bueno. Kumuha ka na ng isa sa iyong mga itinalik at papaliwanag ko sa iyo. Kahit alin ba sa aking mga itinalik? Kahit alin dyan sa iyong mga itinalik. Oh, heto, Castor. At ngayon, kumuha ka naman ng isang krayom. Krayom? Oo, krayom, yung ipinananahi. Aha, salamat, Pastor. Halika at magbasin. Ang lahat ng mga manok ay may litid sa paa. Na kapag kung ating tinusok ay nanghihina ang kanilang mga paa. Ayan. Tingnan mo ng matuwid. Pasyang naglalakad na yan. Walang makakahinata sa ginawa natin. Ngunit, mahina na ang paa ng ating tinusok. At ang manok na iyan ay hindi na makakapalo. Sa makatuwid, hindi na mananalo ang manok na yan. Iyan ay matatalo. Natural. Ngayon, ang kinakailangan na lang natin gawin ay pumunta sa sabungan, ilaban ang manok na iyan, at palihim na kumusta sa kalaban. Siya nga, magaling na paraan. Nakita mo, ang mahirap kasi sa'yo ay hindi mo ginagamit ang iyong ulo. Ngunit, Castor, di ba't ito'y pandaraya? Oo, pandaraya. Ay, Diyos niyo. Sino ba namang tao ang hindi nanalo sa sugal na hindi gumamit ng pandaraya? At bukod dyan, marami ng kwarta ang natalo sa'yo. Ginagawa mo lang ito upang makabawi. Ano bang masama diyan? Siya nga naman, Castor. Kung sa bagay, marami na rin kwarta ang matalo sa akin. At akala mo ba sa iyo mga pagkatalo ay hindi ka rin dinaya? Sa bagay. Nakita mo na, Castor. Hindi ka man daraya. Gumaganti ka lang. Siya nga naman, may katwiran ka. Oh, ano pang hinihintay natin? Tayo na! Tika. Hintayin muna natin si Celine, ang aking asawa. Bakit? Ano pa ba ang iyong kailangan? Alam mo naman na si Celine ang may hawak ng supot sa bahay na to. Nako, si Kulas. Eto nga pala si Kulas. Bukod sa talunan na nga sa sabungan, ay dehado pa sa bahay. O siya, hintayin na natin siya. At lakyan mo na rin ang hingi, ha? Para makitipak-tipak tayo. Eh alam mo na, malapit ang dumating si Celine. Eh alam mo na yun, ayokong nakikita rito. Kung pwede umalis ka muna. Huwag kang magagalit, ha? O siya, aalis muna ako. Ako'y hahanap muna ng kalaban para sa manok mo. O siya, ako'y mauuna muna. Sumunod ka dun, ha? At lakihan mo na rin ang hingi sa kanya para makarami rin tayo. Siya? Okay. Celine, sige na, Celine. Celine naman. Celine, talawin ngayon na lamang. Ay, nakukulas. At akala ko ba sinusumpa mo rin ang sugal na yan? Ngayon na lamang, at walang salang tayo makababawi. Ay, nakukulas! Para kang presyo ng kasukal,
oras-oras nagbabago. Hay naku kulas, magsusugal ka na naman! Silin, sige na. Ngayon na lang. Pag natalo pa ako ngayon ay patayin mo na lahat ng aking mga itinali. Ngunit kulas, baka na naman yung mga pangakong napapako. Di, Silin. Heto si Ann. Siya yung testigo. Oo nga, Silin. Bigyan mo na. Ako ang testigo. O Beno, ito na lamang ha? Oo, itaga mo sa bato. Magkano ba kailangan mo? Eh, 50 piso lang. Sos naryosi! 50 piso? Oo, 50 piso. Upang tayo makabawi. Sige na, Silin. Total, ito naman ang kahuli-hulihan. Ito, o Beno. Ay, salamat sa'yo, Silin. Ito'y kwarta na. Hindi ka magsisisi. O, Bueno. Diyan na kayo. Hane? Tebon! 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 Bakit po, aling Silin? O, heto. At ang amo mo, nasa sabungan na naman. Magmadali ka, Tebon, at ipusta mo sa manok ng kalaban. Eh, 50 piso ito ah. Oo, 50 piso. Magmadali ka. Ito todo ko na po ba ito? Oo! Oh, todo! 50 piso? Napakalaking halaga nito ah. Oh, eh, sige po. Mauna na ako. Ay, alay mo, napakamalas ng aking swerte. Di na ako magsabong kailanman. Huh? Ano? Oo, natalo ako. Sayang lang ang 50 piso. Hindi mo ako madadaan sa mga kasinungalingan, Kulas. Alam kong nanalo ka. Ngayon, nasan ang 50 piso? Oh, tika. Paano mo nalaman nanalo ko? Gagains talaga yung si Kulas. Tigilan mo ako sa inyong mga kadramahan, Kulas. Ngayon, asan 50 piso? Ilabas mo ang 50 piso. Diyos na mawain! Saan ako kukuha ng 50 piso? Eh, sinusumpa kong ako'y natalo. Tika, sino ba nagsabi sa yung ako'y nanalo? Si Tebon. Ah, tama! Si Tebon! Marahil si Tebon ang kumuha ng pera. Siya nga! Tebon! Tebon! Oh, ano po, Aling Silin? Asan ang pera? Ilabas mo ang pera. Eh, natalo po ang manok ng kalaban. Eh, kung natalo ka, nasan ang pera? Tebon, at kumuha ka pala ng palihim kaya Aling Silin mo ng pera? Ah, hindi po. Siya po ang nag-utos sa akin. At sabi niya po, ipusta ko raw sa kalaban ng manok. Aba! At pumupusta ka pala ng palihim? Pumupusta lamang siya sa manok ng kalaban. Aba, kinakuha mo pa akong kalabanin? Pumupusta lamang siya sa manok ng kalaban upang kapag natalo ka, ay panalo siya at kung matalo naman siya, ay panalo ka. Kinagawa ko lamang iyon upang walang mawala sa ating mga kwarta. Teka. Nanilito ako. Kung nanalo ka, nasan ang pera? Ngunit ako'y pumuso sa manok ng kalaban. Sinugatan ko ang aking manok, ngunit nang magsisimula ng laban, kumaripas ng takbo ang manok ng kalaban. At natalo ka sa iyong pandaraya. At nakuha mo pang tumawa? Di ba't natalo rin naman ang iyong pusta? Tebon, magmadali ka at tawagin na ang ating mga kaibigan. Dito na kayo maghapunan. At nakuha mo bang maghanda? Di ba't parehas lang naman tayong natalo? Marahil, may ano pa naman tayong mga itinalik. 3 pang adobo at 3 pang sinabawan. Isa sa'yo, kita na para ba? Dali, Juan! Oh, sige na. 1, 2, 3 ngayon eh! Di ba may daan din sa patensyo? Ang hirap po, promise! Labas mo lang nila! Bakit lang hulang tulin? Meron din na ba? Dali na! May gagawin! Ano naman po masasabi ninyo sa director natin ngayon? Hindi naman sa gym! Oo nga! Ayoko magawin sa gym! Dali na! Dali na yun! Bakit? Maliw! Ito!
Isasayaw kita na para pang walang nakatingin sa atin, sinta, huwag kang mag-alala.